Ito yung simple na diagram para sa ating three-way switch connection. Ayan, kung nakikita nyo yan, may line 1 at saka line 2. Yan, yan yung symbol ng isang breaker. Okay, ito yung switch natin, yung dalawa. Okay, may number yan, 3, then 1 and 0. Ganon din yung sa kabila, may 1, 3 and 0. Yan. Yan, yung sa taas, yan yung lamp natin. So, kasi siya naka sa drawing ko, so hindi tayo magaling sa pag-drawing. So, yan lang yung na-drawing natin. Pero yung importante dito is mapakita natin kung ano yung tamang connection ng isang three-way switch. Okay? So, yung ginawa natin ngayon is nalagyan na natin ng wires yung ating three-way switch. Yan, tatlo yan. No? Ganon din sa isa. Yung ito yung black na wires, ito yung number 0. Okay? Ito naman yung blue, ito na yung number 1, ito naman yung number 3, yung white. Pero sa kanina, yung sinabi ko, yung kinakita ko na drawing is yung 3 and 1, no, kahit saan lang doon sila, no? Magkabaliktad man yun na connection, okay lang yun. Okay lang. Okay? Ito lang yung hindi natin baliktarin yung 0. Okay? Pero yung 3 and 1, pwede lang magkabaliktad. Okay? So, ngayon, since nakita nyo na yung simple diagram na pinakita ko kanina, then, i-apply na natin ito. Okay? Let's go! Yan, ito. So, ito yung setup natin. Yan. So, kung nakita nyo, yung gagawin natin, so, may square box ito. Okay, so, yung gagawin natin ngayon, no, ilagay na natin yung mga switch natin. Yan. Okay? Pasok na natin sa ating flexible hose. Yan. Yung isang three-way switch, dito yan sa kabila. Yan. So, dito na tayo sa gitna ng square box mag-splicing. Okay? Ang ibig sabihin ng splicing ay yung pag-connect ng mga wires. So, since na natapos na natin maikabit yung ating mga switches. So ngayon, yung gagawin natin is mag-splicing na tayo. Yan, gagamitan natin ng wire stripper. Yan. Yan, ito pala yung tinatawag na wire stripper. So ito yung ginagamit sa para sa pag balat ng mga wire. Yan, mas madali siya. So kasi yung mga old ways natin, yung ginagamitan natin ng side cutter at saka yung tinatawag na plier. So, pero ngayon, so marami na tayong mga gamit na pwede talaga natin i-maximize para at least mas madali yung pagtrabaho natin. So, katulad nito, yung wire stripper. Okay? Yan. So, bago tayo mag-connect ng mga wires, so, kunin muna natin yung ating diagram. Yan. Okay? So, ito yung diagram natin. So, parang baliktad ah. So, yung baliktarin natin. Yan. So, yan. Kita-kita na. So, yung unang-una, so, isa-isahin natin para at least mas lalo nating maintindihan kung paano talaga ito i-connect. Okay? So, yung unang gagawin natin, i-connect natin yung ilaw o yung lamp natin sa ating line 1. Yan. So, yan. So, yung isang paa niya ng ilaw, yan. Either sa dalawa, kahit saan dyan, okay? White or blue, kahit saan dyan. So, i-connect natin yan sa ating source or sa line 2. Nakalagay dyan, line 2. Yan. Nakalain to yan. Yan. Connect na natin yan. Okay? So, ganyan lang. Gamitan natin ng wires para mas madali nating maidikit yan. 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 So, gumamit talaga tayo ng wires para kasi pag kamay yung gagamitin natin, so, delikado yan. Mapilas, bla? Yung masugatan tayo. Okay, yung pangalawa naman ito. Yung pangalawang paa ng or
yung terminal ng isang ilaw, pupunta yan sa isang switch. Either din sa dalawa, kahit saan dyan. Okay? Either dyan o dito. Okay? So, kunin natin. Pero, tandaan natin yung black na wire, yan yung number 0. At doon natin i-connect yan, yung isang paa. Okay? So, since yung sa right side natin, ito yung mas malapit na, na switch, dito na lang natin ikakabit yan. Yan. So, i-connect natin yan, yung isang terminal ng switch yan. Doon yan pupunta sa 0. Yung black na wire. Yan. Gagamitan natin ulit ng pliers. Yan. Paikot-ikutin lang. Huwag lang kayo paikutin ng mga mahal nyo sa buhay. Iba na yon. So, yun. Yan. Tapos na yung dalawang terminal ng lamp. Yan. So, this time, yung natira sa ating line source or line 1 ay isa na lang. So, dapat yung line na yan, pupunta yan sa isang sa three-way switch. Yung sa 0 din. Ayan. So, yun nga, black yung sa, sinabi ko kanina, yung itim na wire, yan yun yung sa number 0. So, yan, i-connect natin yung isang source, i-connect natin dyan. Yan. Okay, so, yan. Matapos natin ito, makonect yung line 1 natin, yan, sa isang switch. At saka, paalala lang pala, bawal, hindi dapat yan mag-connect yung dalawang wire na yan. Yan. Kasi, pag nag-connect yan, may tendency na sasabog yan, maging short circuit yan sila. Okay? So talagang iwasan natin yan. Okay? Iwasan natin yung mga bagay na yun, makasakit nga sa atin. Katulad sa relasyon, iwasan natin yung mga bagay na makasira lang sa ating magandang relasyon. Okay? Yan. So yung natira na lang natin dito na wire is yung 1 and 3. Yan. Naka-color code niya, blue and white. At saka sinabi ko na kanina, kahit saan lang dyan, no? Kahit saan niya mag-connect ang 1 or 3 or 3 and 1. Kahit saan dyan, walang problema yan. Okay lang yan. Kasi 3-way switch naman ito. Okay? So pwede lang natin i-connect yan. Okay? 3 and 1 or yun. Yun nga, so yung sabi ko kanina na okay lang na kahit saan. Pero since naka-color coding tayo, so mas maganda, yun na lang. So blue to blue, then white to white. Then, just a little tips para sa pag-wire sa inyong mga bahay, kung yun, magwa-wire din kayo, mas maganda na mag-color coding tayo sa paggamit ng wire. Kasi para din maiwasan natin yung malilito tayo kung saan yung dapat i-connect, mas maganda na ka-color coding. At saka, ipaliwanag ko lang kung ano yung gamit ng isang 3-way switch. Yung 3-way switch, ito yung tinatawag natin na two location. So, meaning to say, pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on sa kahit saan switch. Okay? So, like for example, maglagay ka ng ilaw sa gate. Lagyan mo doon ng switch sa gate. Okay? Tapos, pwede ka rin maglagay ng isang switch doon sa loob ng bahay mo. Like for example, pagdating mo sa bahay, kung gabi ka na, nagtatrabaho ka, pwede mo yun i-on sa gate. Then, kung matulog ka na, kung hindi ka na lalabas ng bahay mo, pwede mo doon i-off sa loob ng bahay. Okay? So, katulad nito, ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan. Dumiretso na ng ilaw na nag-on kasi naka-trigger siya. Yan. So, unang-unang gawin natin is i-off natin dito. Yan. Na-off na siya. And then, ipapakita ko sa inyo kung na pwede itong i-on sa kabila. Yan. Pwede yan. Pwede yan i-off. Ganon din sa kabila. Pwede i-on, pwede i-off. Okay? So, ganyan lang kasimple yung paggamit ng isang 3-way switch. Yan. Ipatayin natin dito. Yan. Then, i-on natin sa kabila. Yan. Patayin na naman natin sa kabila. I-on. Patayin. Yung katabi mo. Ay, wag yon. So, wag yung katabi mong patayin. Yan. So, yan lang kasimple yung paggamit ng isang 3-way switch. Pwede mo siyang i-turn off or i-turn on sa kahit saang switch. Okay? So, mas maganda to gagawin kapag may yung bahay nyo is like may second floor, yan, pwede din yan. Or like may maglagay kayo ng ilaw sa loob, sa may gate, no? Yan, pwede yan. Gamit nito ng 3-way switch para at least ma-turn off mo siya or ma-turn on into location. Okay?
So ganun lang kasimple yung paggamit ng isang three-way switch. Yeah, hey, so thank you so much for watching, and I hope you learned from this video. Then kung gusto niyo pang matuto, do not forget to subscribe my channel. You can hit the notification bell para at least sa next video natin, you will be notified sa mga bagong videos natin. And then, once again, maraming salamat sa nanood, especially sa Team Harlika. Okay, shout out sa inyong lahat sa support. And once again, thank you, and don't forget to like and write your comment if you like this video. Approve?